lovely people all over the Philippines. In Luzon, Visayas, at Mindanao, kumusta kayong lahat mga katiyat? Sana ay nasa magandang kalagayan kayo sa ngayon sa mga oras na ito. At bago tayo mag-umpisa sa ating talakayan, ako'y mag-shoutout muna. Alright, ako'y mag-shoutout kina Lito Calvo Cahade, Aquilino Alok, Moises D. Rio, Edwinson Apelo, also to Rosin Pinero Vlog, and shoutout also kina Jampyong Dako, Alberto Akak, Kunkun Noli, Maria Deta, also shoutout kay Luyans TV, Jacqueline Sinaban, Harula Nida, Jonel Borromeo Merabite, Arutiax Biskaya, also kay Elmer Luzano, Elias Pinalgan, Norberto Bustillo, Leonardo Mejia, shout out kay Ju Marie Abelia Francisco Balumoy, Adapted Sanang Tagig, Frankline Asierto Brian Maynopas, and also shout out kay Maria Marieli Silpao, Elizalde Minjula, Mario Store, Rizzi Kapampangan, Marjon Lango. At sa mga hindi ko nabanggit, shout out sa inyong lahat mga katiyats, tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Maraming salamat. At ngayon ang ating tatalakayan na treasure marker ay itong tungkol sa interlocking rocks na gaya nito. Ano nga ba ang kahulugan? Ating tingnan sa video. Alright mga katiyats, buckle up yourselves. Merong kakaibang treasure marker dito na kung saan parang hugis pagong siya, parang hugis puso din siya. At ang nakapagsabi na ito'y treasure marker for Yamashita buried item ay dahil meron siyang itong turn-around arrow na half-head. Yan ay ginagamit sa Yamashita treasures, ang ganyang klaseng arrow. At kung tingnan natin ay ang direksyon niya ay papasok sa loob nitong malaking bato dyan. At hindi lang yan, ang dulo nito ay pumapasok din doon sa loob. Kaya ang ating unang analysis nito ay itong nag-point na parang ulo ng pagong dyan, parang hinati kasi yan na kung pagong pa yan ay meron pang nakaganyan. Parang nakahati, nahati lang siya at parang puso din siya na itong medyo kulang ang side na puso. Ngayon, ang ating unang direksyon sa paghanap ng item dyan, of course, kung saan nakaturo ang arrow at ang itong parang ulo na nakasuksok doon sa butas na sinasabi ko na interlocking, nag-interlock sila. Okay, at kung atin ito i-side view, idibuho natin ang side view ito. Ito yung malaking bato mga katiyats, ito yung butas niya, ito yung lupa, at nandito yung ulo ng nakapasok dyan, ang ulo ng itong bato dito. So ito yan, ang kanyang nguso. So tingnan natin ang ilalim ng bato na yan. Ang pinakaloob-loob nyan, baka merong chamber na gaya nito. Na kung pasukin natin doon, ay pwedeng nandyan lamang nakalatag ang mga item. Na kung saan ay ang kulay niyan pag nasa loob ng mga yungib ay sadyang kinulayan nila yan ng itim, kulay itim na alkitran or aspalto ang tinutubog yung mga gold bars. Kung 10 kilos man yan o 70 kilos na gold bars ay hindi yan kulay dilaw kung nasa loob ng mga kuweba. Ang natagpo ang mga gold bars inside the cave ay kulay itim siya. Ngunit kung linisin ay lilitaw yung tunay na kulay na makintab na dilaw. Okay, so yan ang ating diagram sa loob na kung saan ito ang ulo at yan ay nakapasok na doon. At baka merong chamber ito, itong malaking bato, baka may chamber sa loob. Kaya ang unang gawin ay tanggalin natin itong bato na ito. Pero huwag niyong basagin kasi kung wala tayong matagpuan dito sa loob ng itong malaking bato na ito,
kung walang laman ang loob niyan, ibalik natin muli itong bato at meron tayong pangalawang decode yan. Okay, ngayon atin muna tingnan kung ano ang distansya nito papasok doon sa loob. Okay, anong abang mga given distances dito mga ka-TS? Meron siyang mga tuldok na ibinigay. Pwede ang mga tuldok na yan ay tigwa 1 meter lang yan. Kasi kung 5 meters ang bawat isa niyan, sobrang layo na yan. So, sa palagay ko 1 meter lang ang bawat tuldok, ibig sabihin, pag pumasok tayo dito, sa 4 meters or 4 hakbang na gawin natin, ay doon tayo magukay. Or, dyan mismo makita natin sa loob, pag makapasok tayo. Kasi pag nasa loob na ng kuweba ang pressures, di na kasi yan binabaon pa. Kung ibinaon man yan, nasa half meter lang, mababaw lang, tinabunan lang. Kasi secret cave nga yan. Yan ay sarado ang entrance ng cave, kaya secure doon ang treasures. Kaya kung nakita nyo yung sa internet na itong recovered treasures na viral, kung saan mga sundalo ang nag-recover sa loob ng kuweba yon, at nasa ground floor lamang ang itong naibaon lang sa putik ang mga gold bars, nakalatag yun, nakahilira, nakalinya sila. So ganyan, naiksina ang matagpuan natin sa loob guys. Nakahilira lang ang mga gold bars sa lupa at natabunan lang yan ng mababaw lang na pagkatabon ng lupa. Nagaganyan yan, nakalinya. Okay, at kapag yamas ito, treasure gold bars, ang pinakamagaan niyan ay 10 kilos hanggang 70 kilograms. Napakabigat. Okay. Ngayon sabihin natin na napasok na natin ang loob nito. Hinukay natin itong underground. At wala tayong nakitang chamber sa loob. Walang hollow chamber. Ibig sabihin, walang ibinaon. Kaya, balik tayo sa ating drawing board at gagawa tayo ng panibagong pag-atake. Kasi wala doon sa loob, yan ay assumptions lamang. Pero kung nandyan, bakit gagawa pa tayo ng pangalawang move? Diba mga ka-TS? So assuming lang na wala dito, so balik tayo sa drawing board ngayon. Ito ay parang hugis puso siya. Nagaganyan yan. At itong arrowhead na nagaganyan, yan ay nakaturo doon sa loob. Pero alam naman natin na itong baliktad ang pagbigay ng sign at meaning, mga baliktad ang meaning na binibigay ng hapon, kaya hindi natin natatagpuan ang mga nakabaon na treasures. Kaya ang gawin natin ay atin na i-configure na ito ay puso. And then, kasi nandito ang mga butas at nandito ang linya, ibig sabihin, ang item ay nasa banda papunta rito. Kasi ang sundin natin ngayon ay itong gitna na ng heart kung saan yung tulis. Example, ito yan, ang gitna, tayo'y didiritso dito sa unahan. At sa anong distansya ba? Given yan dito ang distance. This can be 4 meters. So punta kagad tayo sa 4 meters. 4 meters in front. Yan ay nasa southwest yan kung natin lagyan ng compass. So hukay kagad tayo sa 4 meters. Let's dig for about 2 meters deep. And then sa madaling kwento, going fast forward, ay wala tayong natagpuan dyan. So ang pangalawang distansya ay nasa kung 5 meters each, nasa 20 meters ang pangalawang hukay. Napakalayo na. Pero pwedeng 20 meters din kasi hindi ito sign na treasure on the spot. Ang treasure on the spot signs lamang ang merong maiksi na mga distansya or short distances. Ngunit itong mga puso,
mga yung mga mukha, yung mga mata ay malalayo yan ng mga buried treasures pwedeng 20 meters. Kaya pangalawang atake, pangalawang digging holes, ay punta tayo sa 20 meters. Kung itong mga holes dito ay kasama yan sa design ng treasure sign na yan, ng marker na yan, ibig sabihin, ang treasure ay nasa 20 meters talaga. Kung wala sa 4 meters, kung tig 1 meters ang bawat isa nito. Ngayon, kung wala dyan, mga ka-TH, ay ito yung ating pangalawa. Meron tayong pangatlo nito. Pangatlo na atake. Ngayon, tingnan muli natin ang arrow. Kung binaliktad itong arrow na ito, ibig sabihin, ang item ay papunta rito. Papunta na siya ng south, amiglat west, northwest. Okay, at ang distansya niyan ay ganun din, kunin din natin ito, 4 meters, ngunit yan ang una. So, punta ka agad tayo sa 4 meters, ngunit ang pangalawa niyan, kung wala sa 4 meters, ay kunin natin ang haba nitong arrow. Example, ito yung arrow. Ngayon, kung ang haba niyan ay 7 inches, kung ang haba ng arrow na yan ay 7 inches, sa tingin ko 7 lang yan, ibig sabihin, ang item ay nasa 7 meters papuntang northwest. So, meron tayong distansya na 4 and 7, dalawang digging holes papuntang northwest. Pero kung ang haba ng arrow na ito ay 6 inches lamang or 5 inches, ibig sabihin, yun ang sundin natin, 6 or 5. Itong nilagay ko na 7, hindi yan fixed, yan ay variable pa rin, nagbabago yan. Depende sa totoong sukat dyan sa actual. Kaya dala-dala kayo ng palagi ng pulgadera o yung tape measure para masukat nyo yung haba ng mga arrow and then convert it into meters. At ang pag-convert nyan sa treasure hunting ay hindi yung kagaya sa Google na conversion. Ibig sabihin, kung 7 inches, 7 meters yan. Ganyan yan. Okay, kaya nakakuha tayo ng tatlong digging spot. Una dito sa loob, papasok. Pumasok tayo dyan, naghukay tayo ng paganyan. At hinahanap natin yung hollow chamber dyan. Pangalawa ay pumunta tayo dito. At ang pangatlo na paraan ay pumunta tayo ng northwest dito naman. Sa distansya lamang na 4 and 7 meters. Okay mga ka-TH, sana ay meron akong naidagdag sa inyong sariling analysis sa inyong treasure site. Magandang treasure site ito. Meron din kasing kasama ito na ito. Kasama ito sa pinadalang picture at ito yung magandang himplo or example of a salakot. Salakot treasure marker. Kung tingnan nyo, parang kinurti talaga yan. Hindi yan parang natural lamang. Talagang kinurti yan na magiging Mount Fuji. At tinatawag yan na salakot marker. Okay? Itong mga marka naman dito sa palagay ko ay mga tracks lang ito. Wala kasing tool mark, masyadong manipis. Ngayon, ang treasure sa salakot marker ay karamihan ng nakuha talaga na treasure sa salakot ay dito lang talaga sa baba niya. Merong nakuha na treasure sa dito sa Surigao, sa isla, na ang hugis naman ng salakot na yon ay nagaganito. Para siyang ensaymada. At nang basagin nila ang ensaymada na itsura, na malaking bato yun na ensaymada. Ang laman noon ay mga gold bars na maliliit, parang puspuro lamang ang lalaki. Pinalaman sa ganyang hugis, parang ensaymada. Yung tinapay na ensaymada. Okay, at yan ay categorized pa rin na salakot markers. At ito naman ay salakot pa rin yan, kasi merong salakot na ganyan na hugis. Yung sa ating mga magsasaka, ganyan. Meron ding salakot na made of
bully tree, ganyan. Yung sombrero, yun ang salakot. Sombrero ng farmers. Okay, kaya ang tersyo dito guys ay nasa baba lang ng salakot. Kaya ang gawin ay hukayin ang gilid ng salakot at pumunta kayo sa drifting kayo papunta sa ilalim ng bato. Sa lalim lamang na 2, ang lalim niyan ay 2 to 4 meters lamang ang hukay. Treasure under the salakot yan. Meron kayong makita dyan sa baba. Kung mangyari na ang bato na ito ay dito lamang nakabaon. Pero kung solid yan na napakalaki at wala kayong makita doon sa ilalim kasi solid rock, ibig sabihin ay nasa gilid yan, wala sa kanyang baba. Pero kung mababaw lang ang pagkabaon ng salakot, ang ibig sabihin niya ay nandyan lang sa kanyang baba ang treasures. Okay, ako'y magpaalam na mga katiyet, sana ay mabigyan na tayo ng biyaya ng Panginoon. Kasi nagpapakita na ang mga sinyalis ng end of the world at ang end of the world ay ilalabas na dyan ang mga kayamanan ng ating mundo. Yan ay pamimigay na ng ating Diyos para sa mga taong may mabuting kalooban. And time's up. Time for me to go guys. You can catch me up on my next video. Don't stop chasing for your golden dreams. Ciao for now. At sa pagpawi ng buhay may darating na araw.